Kahit po kasi mga many good, smart, hardworking, bata, matanda, kahit mga alam niyo yun na nagre-retard na walang ipon. So actually, hindi naman nila pinaplano talagang bumagsak, no? They don't plan to fail. They simply fail to plan. So kasi lahat naman yung pinaplano, kaya lang talaga maling paraan dahil sa kakulangan ng financial education. So isa sa mga ano, no? Hindi isa sa mga dahilan ng nagiging fail, no? Dahil walang emergency fund, walang healthcare, at saka walang extra income. Ang alam na nila, pag nakuha nila yung gusto nila, nakuha na nila yung pangarap nila. Mali. So, yun nga po. Ito yung sinasabi, no, a goal without a plan is just a wish. Totoo po yun. Pero kahit may goal ka, kahit pinaplano mo siya, pero kung wala ka pong financial education, baliwala pa rin. So, iba pa rin po talaga nagagawa na nabigyan ng education about financial. Kasi ituturo yung tama ang paraan talaga, no? So, wrong money mindset talaga. So, many believe that financial education is only for the wealthy. Then many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So, alam niyo po yon, marami po talaga yung mentality talaga na nakapagtapos ang mga anak ko dahil sa utang. Nakapagpatayo kami dahil sa utang. Hindi po lang naiisip yung mga tubo na yon, kung naitatabi sana nila, bukod sa meron na silang mga properties, okay na sana ang buhay nila. Sabihin, malaki nga ang bahay mo, di ba? Nakapagtapos nga sila, pero tumanda ka, nagbabayad pa rin ng utang. Di ba? So umiikot na lang ang mundo sa pagbabayad ng utang. So yan po yung ano, no? Kaya alisin po natin yung mindset talaga na dahil sa utang, kaya nasusolve ang problema. Actually, hindi po yun. So kailangan talaga maturuan ang mga tao about financial education. So yun din, mga paniniwala din ng marami na sa swerte. Actually po, ang swerte ay ginagawa. Hindi po yan dumarating na lang. Okay? So, yun po yung dapat nating ayusin talaga sa wrong money mindset talaga. So, na-share na rin po kanina kung ano po ang IMG. So, napakaswerte po natin kasi nagiging part po tayo na naturuan about IMG. So, nag-expand na po tayo. Actually po, nung convention po, 86 countries po ang umaten. Ang binanggit pa lang po dito ay kokonti pa lang. So, ganun tayo kabilis, no? So, we are not selling, no? Talagang nagtuturo talaga tayo. So, yun po ang kagandahan kapag naturuan po ang lahat about financial education. So, at alam din natin na kahit ang presidente po natin, nagpalabas talaga no, ng batas na turuan lahat. So, walang pipiliin mapasundalo, mapapulis, at kahit mga OFW. Kasi kawawa naman talaga pag wala talagang, hindi talaga naaralan. Okay? Kahit anong laki ng pera mo, kahit anong laki ng salary mo, pag hindi ka po na nabigyan ng edukasyon, broke ka pagdating ng panahon. So, kailangan talaga yan, no? Pagdating ng panahon. So, ano po, yun po yung kinakampanya natin is building your future. So, ikaw talaga ang money manager. So, itong platform natin, meron pala tayong ano. Okay, ito yung platform natin, no? 30 million families hanggang 2030. Ito yung kinakampanya natin na financial education para sa pamilya at saka financial strategies talaga, no? Kung paano talaga i-build yung financial foundation natin. Hindi po bahay lang may matibay na pundasyon, ha? Pati po sa financial. So, yun po yung magiging topic. Actually po, dahil kay sure po ang magiging topic natin, so hindi na po natin babanggitin about membership benefits, ano. Yun ang mission po talaga natin, bibigyan po natin mga tao ng financial wake up call. Kasi hindi, baka hindi lang napapansin, tumatanda na sila na walang ipon kasi nakikipagsabayan sila sa mga uso, alam niyo yun, yung mga mga magarbong mga kung ano-ano, di ba? Hindi na nila, nakakalimutan nila dahil alam niyo yun, pagtanggap ng salary, ubos agad. Wala pang tatapusan, no? Ubus agad-agad. Kasi, yun nga, katwiran kasi may darating pa naman. So, nakakatakot. Yung mentality na yun, tatanda talagang walang ipon. Magiging problema pa siya ng pamilya. So, yun, ang mission talaga natin is to changing people from spenders to savers. Kailangan talaga silang magiging mapag-ipon. So, ito naman, na-share na rin kanina, no? Na uncertain labor market, ang dami natin mga kababayan talaga na nawawala ng trabaho dahil dito sa automation. And then yun nga, nakakalungkot dahil ang dami natin mga kababayan na ang lalaki ng mga utang, ang liit pa ng ipon. Kaya ang dami tumanda talaga na walang ipon. Ano? Then napansin nyo rin, ang dami mga nagsasarang mga educational plan kasi hindi naman nila akalain na ganun kabilis magtaas ng matrikula.
Kaya pati mga magulang apektado talaga, no? So sa survey po talaga, every 5 years po nagdodoble talaga ang ano matrikula, no? And ang ano talaga mabigat yan sa mga magulang kapag hindi pinaghandaan. So ang nakakalungkot pa po dito, mabilis ang taas ng bilihin pero yung ano salary natin hindi tumataas. Kaya pag ang mga tao hindi maalam mag-handle ng kinikita nila, mababaon talaga sa utang. So tatanda na magbabayad ng utang, ano? So yun nga po, pinaliwanag na rin kanina na kailangan talaga ikaw magkocontrol sa future mo. So wala talaga sa employer, wala din sa government kasi yun nga po, eh pag hindi ka kasi ang ibig sabihin, pag employer kasi, pansamantala lang yan hanggat bata ka at malakas ka. Pero pag tanda mo at sakitin ka, eh pwede ka nang alisin anytime. So stop ng income mo. Wala din sa gobyerno kasi alam mo yung ang daming mga matatanda na talagang nagrereklamo talaga sila dahil hindi sapat talaga ang tulong ng gobyerno. So wala talaga doon ang ano no, ang future kasi yung income ay yung natatanggap nila ay kulang pa sa 1 linggo. Eh paano kung may sakit ka pa? 'Di ba? So yun nga po, the future is in your hands. Kailangan talaga kung maalam kang kumita, kailangan alam mo rin mag-ipon. At syempre, huwag naman sa unan, huwag naman sa alkansya at saka sa bangko kasi anong mangyayari doon? Eh, ang inflation natin, umaabot ng 5 to 6% per annum. Eh, ang interest ng mga pinaglagyan mo, magkano? So, mamawala ng value yun. So, kailangan din natin protektahan, no? So, ang IMG po, pag inilagay mo po yan sa investment vehicles ng IMG po, napoprotektahan mo po yan. Kasi nasa malalaking vehicles at kilalang vehicles po ang ano financial natin dito sa IMG. So, ano po bang sikreto ng mga mayayaman? Bakit lalo silang yumayaman? Okay? So actually po, isa po ito sa X-curve concept. Then yun nga po, mayroon po tayong tinatawag na ano no, money line at saka responsibility line. Ito po yung green line, dapat po talaga may pera po tayong lumalaki, lumalago. At yung blue line po, dapat bumababa po yan, yung responsibility line. Kasi tatanda tayo eh, pero minsan kasi may harang kasi kapag nag-iipon tayo. Kasi pag pumasok ka sa buhay pamilya, doon pumapasok ang malalaking responsibilidad. Pero sabi nga dito, kahit anong laki ng responsibilidad mo, kahit may mga utang ka pa, pilitin mo pa rin mag-ipon. Kasi yung ipon mo, dapat lumalaki yan. Alam namin na salary din ang inaasahan mo, pero kailangan mo mag-set aside kasi dahil tatanda ka eh. Pag tumanda ka kasi, kakain ka pa rin. So, sino bubuhay sa'yo kapag hindi ka nag-ipon ngayon? So, ibig sabihin po, yung responsibilidad na yan, bababayan kasi natatapos kasi ang edukasyon, mga utang. Pero syempre, wala ka ng trabaho pagtanda, so kailangan yung ipon mo na lumaki ang bubuhay na sa'yo. Okay? Kasi kung wala kang gagawin ngayon kabataan na yan, sino ang bubuhay sa'yo sa pagtanda? But of course, kung nag-ipon ka ngayon, yan yung sasagot sa mga needs mo pagtanda mo. Kung minsan kasi may dumarating sa buhay natin, dalawa yan. Pwede kang kunin ni Lord ng maaga o kaya pahabain ang buhay mo. What if nakukinwa ka ng maaga? So, ang laki ng responsibilidad mo, nagbabayad ka ng utang, may bahay kayong kinuha, may kotse kayo, nag-aaral pa ang mga anak mo, di ba? So, wala pang trabaho ang asawa mo, tapos bigla kang kinuha ni San Pedro. Di ba? So, ibig sabihin, kawawa yung pamilya mo pag wala kang life insurance. So, kailangan talaga, hanggat bata ka pa, pilitin mo magkaroon ng life insurance kasi kailangan mabuhay ang pamilya mo. Pag wala kang life insurance kasi, yung tinitira nila, baka mawala yan. Malilipat sila sa iba kasi binabayaran nyo eh. Yung sasakyan nyo, baka mawala din yan. Pati yung pag-aaral ng anak mo, hindi nila maituloy-tuloy dahil wala ka na. Pero syempre, pag wala ka na, eh, yung life insurance ang sasagot sa kanila. Okay? Para sila mabuhay. Then, kung mahaba naman po ang buhay mo, yun po yung pinakamaganda. No? Nag-retire ka ng 60. Nabuhay ka ng 40 years. Ilang tao ka nagtrabaho? 40 years, di ba? So, sabihin natin na nag-retire ka ng 60. Buhay ka. Hanggang ngayon, 100 years old ka na. Sino ang bumuhay sa'yo noong 40 years? Wala kang trabaho. Ang bumubuhay sa'yo yung ipon. Kung ginawa mo yan nung bata ka pa. Diba? So yun po yung ano no, yun po yung pinakikita natin na kailangan talaga paghandaan. Kasi ang pinakamaganda talaga mag-ipon bata pa. Pero hindi ibig sabihin nun na nasa edad ka na, hindi ka na mag-iipon. Para mo na rin sinabi na minamadali mo na ang buhay mo kasi hindi ka na mag-iipon. Actually po, ito yung mamadaliin mo. Ito yung time na dapat ka magmadali mag-ipon kasi pag wala ka ng lakas, hindi mo na kaya magtrabaho. Saan ka, ano kakainin mo? Diba? Paano kung hirap pa ang pamilya? So, dadali, bayag ka ba na hayaan ka na lang dyan sa tabi-tabi?
So kailangan po talaga, pag nagtrabaho po talaga tayo, sahuran po din natin ang sarili natin. Ito po yung abundance formula, no? Ibig sabihin po, para maiwasan lang po na masira yung budget natin. So ito po ay natuklasan po ni Brother Bo Sanchez. Ang ano, siya po ang gumawa nito, no. Sabi nga niya, pagtanggap ng income mo, dapat itabi mo kaagad ang handog para sa Diyos. That is 10%. Okay, ng income mo. Then 20%, yan po yung ano mo, sahod mo sa sarili mo, yung regalo mo sa sarili mo. But we suggest mo talaga na itong regalo mo sa sarili mo, huwag mong gastusin. Huwag mong ibili ng Louis Vuitton ba yun, yung Gucci. Ah, hindi ko na nga yata kilala yun, no? Hindi, actually po, kasi doon po dinadalan marami kasi regalo ko sa sarili ko. Ang tanong kasi niyan, pagagamutin ka ba niyan kapag nagkasakit ka? Di ba? Bubuhayin ka pa ba niyan pagtanda mo? So, madudugtungan ba niya ang buhay mo kapag nagkasakit ka? So, yan po yung motibo kung bakit kailangan natin magtabi, mag-ipon na yung 20%. Kasi yung ipon mo na yan, hindi lang naman ikaw makikinabang eh. Pati ang pamilya mo, hindi kanila intindihin sa mga gastusin. So, yung 70% po, yan po yung budget mo para sa expense and lifestyle. Diyan na po, kung kakain kayo sa labas, mabayad nyo sa bills, pagkain nyo sa bahay, nandiyan na po education, nandito na po sa 70%. In case man na hindi magkakasya yan, eh kailangan nyo pong dagdagan ang income nyo. Yun po yung sinasabi natin na increase cash flow or reduce expense. Aralin nyo yung mga gastusin. Baka naman meron kayong mga gastusin na hindi naman talaga kailangan. Hindi naman talaga kailangan. Ang importante lang po dito, supilin mo muna yung mga hindi kailangan. Okay? Huwag ka mo, hayaan mo yung mga tao nagbobonggahan doon kasi isipin mo na lang na sila'y kawawa pagtanda. Okay? Kasi kung hindi mo pagkakasyahin itong 70%, ang tendency kasi, yung iipunin mo sana ay magagalaw mo. Kumusta ka pagtanda? Kung hindi mo paghandaan ngayon. Okay? And then, wait lang po. And then, yun po, what we need to know about growing money. So, ito yung wrong formula ng marami kasi, pagtanggap kasi ng salary, no, 30,000, sabihin natin, ang gastos niya ay 30,000 din. So, ang tendency, wala siyang ipon. So, kailangan talaga, yun nga po yung sinasabi natin na yung abundance formula talaga, 10%, 20% talaga itatabi. So, yun nga po, kung 30,000 po ang salary mo, 3,000, yan 10% po yan ng 30,000 mo, yan po yung handog mo para sa Diyos. Huwag mo nang isipin pera yan. Okay? Kasi yan, hindi ka magkakaroon kasi ng income na yan kung hindi dahil sa Diyos. Diba? Dahil biyaya yan sa'yo. Then of course, kailangan mo rin magtabi para sa sarili mo. Regalo mo yan. And then 21,000, ito yung magiging expense and lifestyle mo. Okay? Kung magkukulang man yan, dagdagan mo na lang. So you can grow wealth if you increase your income and reduce expenses. So ito lang naman ang kailangan natin sa buhay, di ba? Ang food, clothing, shelter, and health. Kung labas man dyan, medyo control-control muna na huwag mo nang bilhin muna yon. Kasi ito naman talaga ang kailangan natin sa buhay. Okay? Then, meron po tayong tinatawag na the solid financial foundation. Hindi lang po ang bahay ang matibay, na may matibay pundasyon, di ba? Nasa baba kasi ang matibay na pundasyon. So, ibig sabihin po, ang matibay na pundasyon po talaga ay nasa baba, ang healthcare. Di ba? Ganun din sa bahay, di ba? Ang matibay na pundasyon ay yung sa baba. Imposible naman inuuna ang bubong, di bagsak na yon. So, ganun din sa financial foundation, no? Hindi inuuna ang investment pagdating sa solid financial foundation. Dapat sa baba. Kung mahal mo ang sarili mo, dapat magkaroon ka ng healthcare. Kung mahal mo ang pamilya mo, dapat magkaroon ka ng healthcare na short and long-term care. Kasi pag nagkasakit ka, maaagapan na huwag lumala. Kasi pag yan ay lumala, mawawala ka ng trabaho. Kumusta ang pamilya mo? Okay? So, kailangan talaga magkaroon ka ng healthcare. And kung hindi kakayanin talaga sa ospital at kinuha ka ni San Pedro, kailangan talaga hanggat bata ka pa magkaroon ka ng life insurance. Yan ay protection mo para sa pamilya in case man na kinuha ka ni San Pedro. Kasi kakain pa rin ng mga yan. Mag-aaral pa rin yan. Kailangan din nila natirahan. Okay? So, yan po. Kailangan din po natin na tapusin ang mga utang at magkaroon ng investment, emergency fund at saka ng investment. So, ang the solid financial foundation po talaga ay nagsisimula sa baba pataas. Do you know about savings and investment? Ito po yung inuuna na marami ang mutual funds. But siyempre, may mga advantage po siyempre sa mga ano sa pag-iinvest ano. Isa po sa mga sikreto ng mamayayaman po talaga ang magkaroon ng mutual funds.
Okay? Ang magkaroon po ng mutual funds. Kasi ang mga mayayaman po kasi hindi talaga naglalagay ng pera yan sa banko. Kasi alam kasi nila na mawawala ng value yung pera nila sa banko at baka mababawasan pa. Diba? So mga normal people po talaga naglalagay ng pera sa banko at pinagyayabang pa na ang laki ng pera nila sa banko. Ang hindi nila alam, nag-e-enjoy ang mga banko sa mga ipon nila. Then, wait lang po. Ba't ayaw na umandar? Do you know that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos per month? In 30 years po kasi, magkakaroon ka po ng 3.5 million. So ang 33 pesos po, barya lang po yan sa Pilipinas. Mga bata po, sisimangutan ka pa kapag binigyan mo ng 33 pesos. Diba? So ibig sabihin, sa kanila po, walang value. Sa atin po, meron. Kasi magiging million po yan pag inipon po. No? Okay. Pasensya na, medyo problema sa ano. So proper investment strategies po, sabi nila ay walang value yung 33 pesos. Dito nga lang po, mag-ipon ka lang ng 20 pesos, magkakaroon ka po ng 590,000 pesos in 20 years. Pag hindi mo po ginalaw yan, in 30 years, magkakamero ka po ng 2 million. In 40 years, meron ka pong 7 million. So, nagre-retire ka na po niyan 10% yearly na 700,000. So, depende po yan sa market kasi nagre-range po tayo sa 12%. Ito po yung sa mutual funds, ano? Eh, kung lalo na pag naglagay ka po ng 100 pesos, di ba? Magkano ba yung sa euro dito? 2 euro? Less than 2 euro pa yan. So, in 20 years po, 2.9 million yan. So, 30 years, 10 million. In 40 years, 35 million. So, nagre-retire ka na po yan ng 3.5 million yearly. So, may nagdo-drawing po sa screen. Pakipansin na lang po. So, kung nag-iipon ka po ng 500 pesos, meron ka po, in 20 years po, 14.7 million po yan. 51 million po yan. 30 years, 40 years, 165 million. 16.5 million yearly na po yan ang retirement fund mo. So, i-divide nyo na lang po yan ng 12 months kung magkano siya. So, sino may gusto magkaroon ng retirement fund na 50,000 monthly? So, actually po, nag-range ka po sa 20 pesos kung bata ka pa po nag-invest. No? So, barya lang yun sa atin, pero may value po yan pag inipon yan. So, invest early and consistently and long term. So, kapag nag-iipon ka po na pansamantala lang, nag-iipon ka dahil magbakasyon, hindi po yan, ano, hindi wise yan. Okay? Nag-i-invest ka lang para ubusin ang pera mo. So dito po, isipin mo na yung pagdating ng panahon. So kung ngayon po, nakakapamasyal ka, nakakabili ka ng gusto mo, pwede mo pa rin pong gawin yan kapag alam mo po ang financial education at lalo na po ang mutual funds. Kasi magagawa mo pa rin yung ginawa, magagawa mo yung pagtanda mo kung ano yung ginawa mo ngayon. Nakakalungkot kasi, no? Ang marami kasi na nagagawa nila ang present situation nila, pero ipagtanda, wala na, tahimik na, umaasa na lang sa mga anak na kung sinong kayang bumuhay sa kanila. So, ano lang po, mindset lang po talaga ang kailangan dito at saka discipline. Okay, so kailangan din natin emergency fund. Ang pinag-usapan po natin is ano ha, financial, ano, yung solid financial foundation. So, kung kanina po binanggit ko yung tungkol sa mutual funds, that is investment. So, ito po yung emergency fund, no? O, sabi nga dito, we must make sure we have emergency fund. Kasi nga, napoprotektahan mo kasi ang ano no, ang buong pamilya. So having emergency funds of about 3 to 6 months of your total expenses will free you from financial stress. So yun nga po, kailangan talaga 3 to 6 months na salary natin na iipon natin. Kasi nga, yung pag nawalan ka po ng trabaho, mga major home repairs, mga car repairs, yung magkaroon ng ospital, magkaroon ng problema sa appliances, may pera ka mahugot, at saka nakakatulong din po kasi para sa mga matatanda kung may inaalagaan ka po na mga magulang. Okay? Understand where your money goes. Sabi nga dito, asset put money in your pocket. So whether you work or not, may perang pumapasok sa iyo. Ang liabilities naman po ay take money from your pocket. So, tingnan niyo lang po ang gastusin. Kailangan malaman kasi natin kung saan talaga napupunta ang pera natin. Kung sabihin natin may hinuhulugan kayo pero may bumabalik din naman. So, ibig sabihin that is asset. Pero kung may hinuhulugan kayo na walang pumapasok na pera, that is liability. So, yun nga po isa sa mga dahilan kaya hindi maraming walang ipon kasi puro liabilities yung ano pinaglalagyan nila ng pera. So kung yan naman po mga liabilities na meron kayo hindi nagbibigay ng kita at wala naman tao, ibenta nyo na po. Ilagay nyo na lang sa mutual funds at kompletuhin nyo na lang po yung mga investment vehicles dito sa IMG.
Yun nga po, you know your big leaks, no? Kasi sabi nga dito, ang maliit na butas ng isang malaking barko ay pwede niyang paano, pwede niyang lunurin, pwede malunod ang yung barko na yun sa maliit na butas lang. So, kumbaga sa buhay natin, sa maliit na gastusin natin dito, pwede ka mabaon sa utang, no? So, marami pinagmamalaki nila, bagong kotse, bagong alam mo yun, nakapag-travel kung saan-saan, galing pa sa utang, diba? So, yan, yun yung sinasabi natin na bawas yabang para iwas utang. So, napapansin nyo po, no, mga bagong house and lot, mga bagong condo, tapos picture sila doon, yung pala utang. So, anytime mawawala sa kanila yun pag wala silang trabaho. So, hanggat hindi pa yan sa'yo, hindi mo pa nabayaran yan, hindi pa rin yan sa'yo. Okay? So, mas maganda pa rin pong tahimik na lang muna. Do you know about life insurance? Ito yung hindi pinapansin ng marami ang life insurance. So, nandiyon na po tayo sa ano, no? Pangalawa, sa ano, nasa second, ano na tayo sa blocks ng Total Financial Solution. Financial, a solid financial foundation. Kasi ito pong life insurance, hindi yung pinapansin na marami kasi ang tingin nila talaga sa life insurance, ay mamamatay na, pinamadali. Wait lang po ha, kasi medyo, medyo maingay lang po. Kasi yung poster, okay, ang life insurance po kasi ay nakatulong po talaga para sa pamilya natin. Ito po ay isa sa mga sekreto din ng mga mayayaman. Bakit lalo silang yung mayaman, hindi sila hirap kapag may importanteng taong nawala sa kanila, no? Wait lang po. Okay? Kailangan mo kasi ang life insurance to protect your family if you die too soon. Kasi kakain pa rin ang mga yan. Mag-aaral pa rin yan, mga yan. So, nakakatulong po ang life insurance to replace your income. Nakakatulong din po ang life insurance to finance your children's education. At saka pambayad po ng estate tax. Kung marami ka pong properties at ipamana mo po yan sa anak mo, yung mga anak mo po ay magbabayad ng tax sa gobyerno. Okay? Kung hindi sila makapagbayad ng tax, mahuhold po yung properties na yan at hindi lang ma-enjoy. Lalo na kapag may pera ka sa banko, mahuhold po yan. Kaya kailangan, ang life insurance po ang makatulong yan para po mapunta sa kanila ng ayos. Ano? Siyempre, ang life insurance po is an instant money for your family needs. Para sa mga pangailangan nila sa araw-araw, lalo na kapag may maliit kang anak, may binabayaran kang bahay, may binabayaran, marami kang binabayaran. So life insurance po ang sasagot niyan. At syempre, nakakatulong din po ang life insurance para pambayad po ng utang. So nakakalungkot no, nawala ka na, tapos may mga life insurance ka pang, I mean, namatay ka na, may utang ka pang iniwan. So ang tindi ng ano sakit sa pamilya yon kasi mabigat na nga nawala ka, may utang pa. So yun po, kailangan talaga magkaroon ng life insurance. So magkano po ba talaga ang kailangan protection ng pamilya? So hindi porket marami kang life insurance, 10 ang life insurance mo, pero kung ito total mo, hindi pa pala umabot ng milyon. So ito po ang titingnan natin, magkano po ba ang life insurance na kailangan mo na protection para sa pamilya? Actually, depende po kung magkano po yung income mo. Okay? Actually po, ang annual income mo by 10 po yan, times 10 po yan, yan po yung income replacement. Okay? Sample po natin, 30,000 po ang income mo monthly. Ang isang taon po yan is 30,000. So, i-times mo na po yan sa 10 years. Okay? So, ibig sabihin, ang life insurance na kailangan na protection para sa pamilya is 3.6 million. So, yan po yung monthly income. So, paano po yan? Kausapin niyo po yung mga sponsor ninyo para ipaliwanag po sa inyo kung magkano dapat ninyong ipunin. Actually po, nag-range lang po yan ng nasa, ano po, nasa 50 pesos a day. Okay, so ipapaliwanag po yan sa inyo kung paano po ang kwentahan yan kasi maganda pong balikan niyo po sila kasi maiayos po nila yan sa inyo kung paano. Ano po? So do you know about short and long-term care? Ito din po ang hindi pinapansin ng marami, ang short and long-term care. Kasi para sa kanila, ano kung magkasakit? Pero hindi nila alam na pwedeng maubos yung ipon ng pamilya at mga properties maibebenta nang dahil sa isang sakit. May naano na po ako dito, manamit ako dito, nag-iisa siyang anak. Actually po, may kaya sila sa buhay sa atin. Hindi niya talaga problema, sagana sila. Pero nung nagkasakit ang nanay niya, naibenta talaga lahat ng mga properties nila at saka yun nga po, ang mga ipon nila talagang sa aid at in talagang baon sila sa utang. Alam niyo po ba, itong batang ito, 20 years old lang siya,
namatay na pareho ang mga magulang niya, walang natira sa kanya, nagpumili talaga siyang pumunta dito sa Italia para magkakatulong. Dahil sa Pilipinas, hindi talaga siya kumikita ng malaki. So talagang masarap ang buhay niya sa Pilipinas. Pumunta siya dito, nagkakatulong, at kumuha na po siya ng healthcare dito. At gusto nga niya matutunan din dito ang paano mag-business. Kasi totoo talaga na nababankrap ang pamilya pagdating sa isang sakit. Sa isang sakit lang po yun. Okay, so ibig sabihin, sa gana ka ngayon na dahil lang sa sakit, napilitan ka magiging magtrabaho na dati hindi naman kailangan. So why we need short and long-term care? Actually po, lahat kasi nagkakasakit, no? Lahat tinatamaan ng sakit, mapabata, matanda, mayaman man o mapahirap, tinatamaan ng sakit. So swerte lang po talaga normal, pero pag yun nga po, pag matindi na, medyo may problema talaga. Okay? So actually po, may ino-offer po talaga tayo para sa lahat, no, magkaroon talaga ng healthcare. So dito po sa IMG, ino-offer po natin ang Kaiser Healthcare, no? So Ultimate Kaiser Health Builder Program po 'yan. Yan po ay saving na with 3 benefits. 3 in 1 po 'yan. Ibig sabihin, kayo po ay nag-iipon na meron pong healthcare, life insurance, at saka lumalaki po yung ano nyo, yung ipon nyo po dito. Okay? So yan po yung level 1 investing. Yan po yung pinaka-importante na magkaroon tayo. Okay? So paano po ba kung kukuha po tayo ng healthcare? Actually po, 7 taon lang po kayo mag-iipon, then after nyo po mag-ipon na 7 taon, stop na, mag-wait na lang po kayo. Yan po yun ay 13 years. So lahat-lahat po, umaabot po kayo ng 20 years. Ang sabi ng marami, ang 20 years ay mahaba. Totoo po yun. Pero alam natin, sa 20 years, maraming mangyayari. Pwede kang magkasakit. Kahit pa paano po, may healthcare, may hospital at mga clinics ka po mapupuntahan. Or kung hindi ka kakayanin na mapagamot ng ospital at kinuha ka na ni San Pedro, kahit pa paano, may maiiwan ka pong malaking amount para sa pamilya para makapag-adjust sila sa buhay. Kung mahaba man po ang buhay mo at nandito ka pa sa mundo dahil malakas ka, maingat ka sa sarili mo, sabihin po, yung nilagay mo pong ipon dito sa healthcare or sa Kaiser, lumalaki po yan at yan po ay magiging tulong sa'yo para sa magiging pension mo. Okay? Magiging pension mo yan. So, hindi po sayang ang 20 years na yan. Malaking tulong po yan para sa'yo at saka sa pamilya mo. So, bigyan po namin kayo ng bracket, ano? Halimbawa po, age 22 ka po, kumuha ka nitong plan na ito. Okay? So, plan 100 ang kinuha mo kasi may pangarap ka po. Every year po is 58,000 yan. Pwede mo pong i-monthly yan kung ano po yung kaya ng bulsa mo. And then, actually po, ang naipon mo sa loob ng 7 taon is 411,000. Okay, so habang nag-iipon ka po ng 7 years, okay, meron po tayong tinatawag na during accumulation period, magkakaroon ka po ng healthcare benefits. Ito po yung tinatawag natin short term. Ibig sabihin, bata ka pa lang, kumuha ka na ng healthcare, may magagamit ka na pong clinic at saka mga ospital in case man nakakailanganin. Ano po ang mga yon? Unang-una po, magkakaroon ka po ng annual physical examination. Kasama na po dyan ang blood count, urinalysis, yung pap smear sa mga babae, chest x-ray, mga ECG, mga ganun po. So marami po yan. Okay? Kasi bukas pa tayo matatapos kung lahat-lahat, bagitin ko pa lahat yan. Pangalawa po, yung dental health benefits, yung pabunot, papasta, konting ayos ng ipin, at saka yung linis ng ipin, libre po yan. Pangatlo po, in case man po na hospital kayo, na confined kayo, meron pong budget sa inyo si Kaiser na 1,000 pesos a day sa kwarto niyo po. Okay? And then in case man po na talagang na-confine kayo at kailangan niyo po na ma-stay talaga, binabudgetan po kayo ni Kaiser ng 60,000 a year. Kahit pa paano po, kasi marami nagsasabi kasi na mayroon namang PhilHealth. Yes, totoo po 'yun. Kailangan niyo rin po magkaroon. Ina-advise po talaga ni Kaiser 'yan kasi tulong po 'yan sa iyo. Pero aminin po natin ang totoo, discount lang po 'yan. Yung kaibigan ko po kasi galing din sa hospital, member din siya ng PhilHealth, 25,000 ang babayaran ng hospital, na discount lang po siya ng PhilHealth ng 2,500. So ibig sabihin, ganun lang siya kaliit na yung tulong. Oo, nandoon na tayo, nakatulong, pero ibig sabihin hindi mabigat yung 22,500. Di ba? So ibig sabihin kailangan talaga natin na hindi mabigat sa atin, hindi mabigat sa loob natin, okay? And then meron po tayong basic medical health benefits.
Ganyan nga po, in case man po no, sa 7 taon ng pag-iipon natin, hindi kasi natin alam mabuhay, bigla tayong kinuha ni San Pedro, no? Bigla po tayong kinuha ni San Pedro noong 2 taon. Yung remaining mo pong 5 taon, waived na po yan, fully paid na po yan. At itong plan mo pong ito ay matatransfer na po sa beneficiary mo po, yung primary po yun. And then makakatanggap po siya ng 450,000. Ibig sabihin, higit pa doon sa contract price mo. Okay? In case man po, na disable ka po kahit nakadalawang taon ka pa na napag-iipon, yung 5 taon mo po na natira na dapat mong hulugan, waive na po yan. Okay? May magagamit ka na pong healthcare. Nandito na po si Kaiser sa tabi mo. Okay? In case man, nakinuha ka ni San Pedro, naka-isang taon ka pa lang po na pag-iipon, itong 6 years na dapat mong hulugan, waive na po yan. Automatic po, matatanggap po ito, maitatransfer na po ito sa ano mo po, primary beneficiary, at double life pa po ang matatanggap nito sa contract price. Okay? Yun po yung mga ano, mga advantage kapag meron po tayong Kaiser Healthcare. And then meron po tayong family assistance service, ibig sabihin, kailangan po active talaga ang ating Kaiser at hindi po nagkakaroon ng mga ano po, mga lapse, kasi in case man may papa-assist ka po na pamilya, maasikaso po nila. Pero mind you, itong plan na ito is exclusive for you lang. Sila po ay a-assist sila pero hindi para ipagamit ang plan mo. Okay? Maano lang sila, yung parang hindi lang nila kailangan ng pumila ng mahaba. Then pag-usapan po natin ang extended period. Ibig sabihin, after nyo po na 7 years ng pag-iipon, stop na po kayo, wait na lang po kayo. Ito yung pinakamaganda kasi, habang naghihintay ka po, may mga benefits ka pa rin magagamit. At the same time po, lumalaki na rin po ang pera mo dito. Every year po kasi, nag-i-interest na po siya. Okay? At kung hindi wala ka pong claim, hindi mo po ginamit ang ano, hospitalization, mas maganda po kasi nag-i-interest na po yung pera mo dito. Okay? Yung ano, yung pera mo po. At the same time po, habang naghihintay ka po ng 13 years, may mga healthcare benefits ka na rin pong magagamit dito. Kasama na po diyan ang malalang sakit. Okay? Kung ano man yan, may sakit sa puso, meron kang diabetes, high blood, kasama na po dyan. Kung in case man po na wala ka pong claim dahil malakas ka po or nasa ibang bansa ka kasi libre kasi o kaya nasa isang company kasi libre ka, mas maganda po kasi malaki po ang matatanggap mo. Ang naipon mo lang talaga dito na contract price is 411,000. Sa maturity period mo po, meron ka na pong 1.1 million. Okay? Ngayon, pwede mo pong desisyonan itong 1.1 million. Pwede mo pong kunin lahat yan. Okay? So, yun nga lang, parang banko lang din, kapag kinuha mo lahat ng pera mo sa banko, close account ka. So, ibig sabihin, pag kinuha mo po itong 1.1 million, close account ka na wala ka ng healthcare. Mind you, ang sakit po ay pumapasok sa matatanda. Tayo ay papatanda. So, kung wala ka pong healthcare, saan ka pupunta kung kinuha mo itong pera? Diba? Ibig sabihin po, ito, ilaan mo na po sa pagtanda ito. Kasi mangangailangan tayo. Aminin po natin ang totoo. Ang sakit ng pumapasok ay madalas sa matatanda. At ang sakit ng matatanda ay hindi po mumurahin. Mga mamahalin po yan. Diyan po na bankrupt ang marami, ang mga anak talaga. Nagkaroon ng miscommunication, nagkaroon ng pagkakatalo-talo kasi alam nila mauubos ang ipon nila dahil sa sakit. So para hindi po maistorbo ang mga anak, hindi magalaw yung mga ipon nila, paghandaan mo po ang pagtanda mo. Kawawa po talaga. Kawawa ka higit sa lahat at siyempre kawawa yung mga anak mo. Nagkakagulo sila dahil sa iyo. So awa mo na sa sarili mo, awa mo na sa pamilya mo, paghanda ka para sa sarili mo. Okay? So yun po yung ano motibo natin. Then ang kagandahan po kasi dito, kapag hindi mo po ginalaw yan, lumalaki po yan. Okay? The more na lumalaki po yan, the more na mag-e-enjoy ka po at ang pamilya mo. Bakit? Kasi meron ka na pong magiging retirement fund dyan. Okay? So sabihin natin, kasi kanina po, 22 years old nagsimula, nag-matured po yung plan niya nung 29 years old, nag-stop na siya mag-ipon, hinayaan na po niya ito. At age of 42, meron na po siyang 1.1 million. Ngayon kung hindi niya po ito ginalaw kasi nasa ano pa lang siya, sa productive year siya, may trabaho siya, syempre kumikita din siya. So hindi niya ginalaw ito. At age of 60, yung 1.1 million niya po nagiging 6.4 million.
pwede na po siyang magkaroon ng pension na 648,000 yearly po yan. So nag-range po yan ng mga 58,000 monthly. And then kung hindi niya pa rin ito ginalaw kasi alam mo na may mga tao talaga na adik pa rin sa pagtatrabaho, may mga income. So hindi niya ginalaw yan, another 5 years yung 6.4 million nagiging 10.4 million. Okay? Nagpe-pension na po siya na 1 million a year. So yan po yung in case man po na kinuha ka ni San Pedro sa edad na to na 65 at ito yung pera mo. Ito po yung maipapamana mo sa pamilya mo. Okay, yun po yung pinakamaganda dito. At saka, yun nga po, kung sinasabi nila SSS, magkano lang po yun. Diba? So, yun nga po, hindi naman ibig sabihin no, na iwan mo ng SSS. Actually po, ituloy mo yun. Ibig sabihin, dagdag mo po ito. Siyempre, ang maganda kasi, pag dinagdag mo ito, mas malaki pa ito sa SSS. Kasi dito mo po ma-realize na may resulta yung paghihirap mo ng kabataan mo. Okay, so ikaw yung magiging sample na talaga sa pamilya kasi nga may resulta. Wait lang po, may hindi umabante. So magkano? No, magkano ang dapat ipunin? Depende po kasi kung ikaw ay 10 to 40 years old, pwede ka po dito sa plan 45, 2,647 monthly po yan. Almost 88 pesos lang po yan monthly. A day, okay? So actually sa Pilipinas po no, sa Pilipinas po hindi pinapansin yung ano, 88 no, 100 pesos talagang mas gusto niya humawak ng 100 pesos. Dito po, meron ka na pong ano, 3-in-1 dito kapag inipon mo siya. Pero pag ikaw po age 41 to 50, pwede ka po sa 3,529. Kailangan mo pong paghandaan 'yan kasi para sa iyo 'yan. And then age 51 to 60, plan K 75 4,412 monthly 'yan. So, kung ikaw po ay kahit 10 years old ka lang o 40 years old pataas ka po, mas gusto mo mas mataas na plan, pwede po. Kahit anong edad po, pwede po sa plan 100. We suggest po talaga plan 100 kasi ang dami pong benefits as in mag-e-enjoy po ang pamilya kapag yun po ang kinuha mo. Okay? So, malaking tulong po yan para sa iyo at saka sa pamilya mo. So, saan po magre-remit? Actually po, nandito po mga IMG accredited bank. Pwede mo pong i-remit yung ano mo, ang iyong hulog. Yun nga po, ina-advise talaga namin na ingatan mo po yung mga resibo para po in case man na kailangan po nila ng ano ng clear copy, may isi-send mo rin po. Okay, kaya sir, long term po, sample lang po natin, hindi ko lang po na ituloy, ano? Kasi po ang Kaiser long term po natin is a solid financial foundation. So, sample lang po natin to no, age 20, kay 45 ka po, 88 pesos po yan a day, no? 2,647 yan. So actually po, kung binubuan-buan mo po siya, 221,000 siya in 7 years. Pero kung nag-year and nag-spot cash ka po, 185,000 yun. So ang laki ng discount mo, almost 2 years, ano? Pero kung ginawa mo po siya yearly, nakaka-discount ka pa rin po ng almost, ano, pag yearly po kasi 2 months, ano po yan, discount. So ang ganda po, pag kaya mo talagang mag-spot cash. Kasi yung 221,000 mo po na naipon, 7 years, stop ka na po mag-ipon. Pag iniwan mo po yan dyan, in 20 years po, yung 221,000 mo po magiging half million. More than half million. Okay? Kung hindi mo pa rin po ginalaw yan, another 10 years, so naka 30 years na po ang pera mo dito sa Kaiser, magiging 1.3 million po yan. And then, kung hindi mo pa rin po ginalaw yan, another 10 years, naka 40 years na po ang pera mo dito sa Kaiser, magiging 3.5 million. Magkano lang po inaipon mo? 221,000 lang. Nagiging 3.5 million na siya. So, may value po talaga pag medyo bata ka po nag-ipon. But of course, kung late man, okay lang po yun. Importante, meron ka pong magagamit pagdating ng panahon. Okay? So, ibig sabihin, the more na mas mataas ang ano plan na kinukuha mo, the better. Kasi kung dito pa lang, ilang taon na to? 20 plus 30, 50. So 60 years old, meron na siyang 3.5 million. Ano? Sabihin, pag age of 65, ang laki na nito. What if kung malaking plan pa ang kinuha niya? So ang laki ng advantage. Ano? Yun po yung pinapakita po natin dito.
So, highly regulated po ang Kaiser kasi hindi lang po mga pangkaraniwang tao, pangkaraniwang mamamayan lang po ang mayroong Kaiser, no? Kahit po mga importanteng tao sa Pilipinas, ito din po ang Kaiser nila. Sino-sino po ang mga yan? Ang Senate of the Philippines po, yung mga senators, ang Philippine Coast Guard, ang National Economic and Development Authority, ang lahat po ng mga taga-IMG, di ba? Department of Agrarian Reform, Court of Appeals, House of Representatives, El Nido Foundation. Itong nakikita niyo po mga listahan, ilan lang po yan sa binanggit ko. Sabihin, napakarami na po nila. Ibig sabihin, ay mga importanteng tao, ito din ang healthcare nila, ang Kaiser. Kasi nakikita niyo naman, di ba, kung gaano kaganda ang Kaiser. So ibig sabihin, kung ang mga malalaking tao, ang mga mayayaman, ang malalaking company ay nagtiwala kay Kaiser, what if tayo pa kaya? Di ba? So ang ambassadress po natin ay si Ms. Sharon Coneta, sabi nga niya, si Kaiser, kahit maputi na ang buhok mo, nandito pa rin si Kaiser sa tabi mo. So ang Kaiser po natin is under po ng Securities and Exchange Commission at ang Kaiser po natin is a health maintenance organization. Okay? And then, bakit po kailangan talaga paghandaan ang pagtanda? Kasi nasa Biblia naman po talaga na tatanda ang lahat. Okay? Walang pabata. Puro patanda talaga. Pero alam mo yun, meron talagang tumanda na talagang inabot sa ganitong sitwasyon na pinaliliguan, binibihisan, sinusubuan, sinasamahan sa banyo, hiniga at ibinabangon. Yan po yung pagtanda. Ano? Sino mag-aalaga niya sa iyo kung ikaw kung umabot ka sa ganyang sitwasyon? So marami nagsasabi na nandiyan ang mga pamangkin ko, nandiyan mga anak ko. Kaya maganda ang buhay nila dahil sa tulong ko. Yes, gagawin po nila talaga 'yan. Kaya lang isipin mo din, ang anak mo ay katulad mo rin, may pamilya na kailangan din maghanap buhay. Kailangan pakainin ang pamilya at maraming binabayaran. 'Di ba? Ibig sabihin po, kailangan talaga maghanda talaga ngayon, mag-ipon talaga. Para sa pagtanda, para kukuha ka na lang ng tao mag-aalaga sa iyo. Ang ginagawa ko kasi ngayon ay tulong mo sa pamilya mo na hindi mo sila istorbohin pagdating ng panahon kasi may pamilya na rin sila. Kahit pa paano, makakagaan din sa kanila, dadalawin ka na lang. So ang ganda ng buhay, di ba? Walang nai-stress. So yan ay pagdating ng pagtanda. What if kung na disgrasya ka o kaya inatake ka sa sakit na hindi mo alam na may malalaka palang sakit at hindi ka naghanda kasi katwiran mo bata pa naman ako. So kailangan talaga ang paghanda ay ngayon na. Okay? Actually dapat kahapon pa eh, no? Pero siyempre dahil huli na ito dumating sa inyo, simulan na po ngayon bago maging huli ang lahat. So meron po tayong kwento dito, no, about comfort zone. There is a trap called comfort. Napansin niyo po ang daga, ano, naligaw sa isang jar. Naligaw sa isang jar. Itong daga, pwede pa siyang umalis kasi, pwede siyang umalis, di ba? Kaya lang, hindi na niya ginawa kasi nandyan na lang yung kailangan niya eh. Di ba? Nandyan na yung pagkain naman kailangan talaga niya eh. So, ibig sabihin, nag-enjoy na siya dyan. So, paglipas ng panahon, syempre, pag-ubos din ng pagkain. So, napansin niya, wala na siyang kakainin. So, gusto na niya lumabas, hindi na siya makalabas. Bakit? Eh, ang taas pala ng, ang taas pala ng pinaglagyan niya. So, kumbaga po sa buhay natin, nasa comfort zone po tayo. Diba? Nabibili natin ang gusto natin, mga bakasyon, mga travels, nakakain natin ang gusto natin. Yung lahat nagagawa natin kasi may income tayo, maganda ang buhay natin. Pero hindi natin napapansin tumatanda tayo, unti-unti na nawawala ang trabaho natin. Hindi natin napansin, hindi na natin kaya may trabaho. Doon natin na-realize na wala pala akong ipon, wala pala akong healthcare, wala pala akong life insurance. So, ngayon, mapipilitan doon dumikit sa mga anak. So, ang pinakikita po natin dito, habang bata pa tayo at kumikita pa, hanggat malakas pa tayo, kumikita pa, kailangan na natin mag-set aside for the future. Kasi walang ibang tutulong sa iyo, sa sarili mo, kundi ikaw lang. Ang mga anak, pwede yan tutulong kung meron sila, pero yung gusto mo, hindi nila maibibigay sa iyo. Okay, so ibig sabihin, tayo ang may responsibilidad sa sarili natin. Kaya sa mga nandito po, gawan po natin ang paraan. At ito din po ang mission natin kung bakit tayo napupursige talaga na magturo sa lahat. Okay, so maraming salamat po at ito lang po ang may share ko po about
Kaiser. Back po sa host. So, thank you very much po, Ma'am Tere, sa well-explained po na presentation. So, any questions po, comment or additional po sa ating mga naandito sa Zoom? Kung may